Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Ito naman si Charlie Music. So, ngayon, meron akong share or gagawing tutorial about sa paggigitara. Ano yung mga simple, yung tinatawag na kapo. Yung gagamit ka ng kapo na magagawa mo yung gusto mo, makakapag-transpose ka. At the same time, hindi siya ganun kahirap gamitin kasi kung nasanay ka dun sa G-shaped chords, ganun lang, parang dun ka lang nakadepende. So, pakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag na kapo. Ito yung ginagamit ng mga gitarista sa pag nagsosolo or kahit sa electric ginagamit din to. So, ang purpose ng kapo is pwede ka mag-transpose na hindi kahirap. At ang kagandahan pag gumagamit ka ng kapo is yung chords mo, pwede ka mag-adjust ng chords na ibig sabihin yung tunog niya, quality. At the same time, hindi ka hirap gumamit kasi kung wala kang kapo, gagamit ka tas sigurado ng mga bar chords. So, mahirap, di ba? Lalo na kung baguhan ka, hindi ka ganun ka kasanay sa bar chords. Medyo mahirap. Pero kung sanay ka ng mga G-shape lang, yung nasa lower, gumamit ka ng kapo, same pa rin, pero kaya lang, transpose, nakapag-transpose ka. Like, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pero before nyo, malaking bagay din kasi na malaman nyo yung mga pangalan ng scale. Halimbawa, lahat ng notes, itong strings. So, hindi lang gumigitara ka, nag-chords ka, hindi ibig sabihin okay na. No, kailangan kasi malaman mo yung mga pangalan ng strings, yung E, A, E, A, D, G, B, E. So, importante yan. Kasi gagamitin mo yan pag magta-transpose ka. Okay? Halimbawa yung G. Yun kasi tinatawag na sharp, raising half step. Ito yun. Halimbawa, E, yung open ng sa taas, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, B sharp, E. So, balik ulit. So, ang purpose nito is ganito. So, kailangan alam mo lahat ng strings. Pangalan. A, strings. Sharp B. C, C sharp. D, D sharp. E, F, F sharp. G. So, lahat yan. Kailangan pag-aralan mo yan hanggang sa lower, hanggang sa higher strings sa pinakababa. So, pag nalaman mo yan, halimbawa, yung G. Diba? G natin ginagawa ito. So, kung G, alam mo na kagad kung ano yung kasunod ng G. G sharp. A, A sharp, di ba? So, naka-G ka. Ang purpose kasi, kaya nga, ganito yung shape ng G, ay kasi meron na siyang kapo. Yan. So, yan. Pero kung susundin mo yun, kung mag-transpose ka, G, G sharp, A, A sharp, B, C, so, ganyan lang. Transpose ka lagi. So, same pa rin sa D. Halimbawa, naka-D ka. D, D sharp, E, F, F sharp, G. G sharp, A. So, kung titingnan nyo yun, parang A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Umiikot lang siya. Okay? So, ang kakakuan lang, no, lalagyan lang ng sharp, pag raising half step, pag pataas, or flat, pag lowering. So, yun lang ang ina-add nila. So, o kung naka-C ka naman, anong kasunod ng C? C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A. So, hanggang sa umabot ko uli sa C, sa higher pitch na. So, ano yung C? Ganito yung C. Ang C naman, kaya ganyan siya, kasi meron na siyang parang kapo dun. O, yan. Parang, kasi parang ang C is ganito siya, di ba? So, dito siya. So, dahil may parang may kapo na siya, so, pag nag-adjust ka, C sharp, D, D sharp, E, F, so, sunod-sunod na rin kasi may kapo. Pero, dahil kung gano'n ang chords mo, mahirap, nakakangawit ng kamay yung daliri. So, kaya nga ginawa nila yung kapo. Ang kapo kasi, ang purpose nito is
kung paano yung ginawa mong parang G shape. Halimbawa, naka-G ka kanina, G, ilalagay mo dito, di ba G? Naka-G ka kanina. So, ang gagawin mo lang, kung may kapo ka na dun, maglagay ka ng pangatlo, ay pangalawa. So, kunin mo yung A. Naka-A ka niyan. Ang chords mo A, pero at the same time, G shape lang ang gamit mo. Di ba? Parang tinitipan mo lang, nasa G ka. Pero, nakapag-transpose ka. Ibig sabihin, yung key mo, tumaas na. So, kung babalik ka ng G, tanggalin mo lang yun. Same shape pa rin. Lower lang. Medyo mababa yung tunog kasi flat ka. Bumaba yung tunog mo. Pero same position ng daliri. Same pa rin ng chords mo. Kasi nga, ang gamit mo is kapo. So, ito yung purpose ng kapo. Ginagamit to pag nag-a-adjust ka ng chords na hirap na hirap ka, tumipa ng natawag na bar chords. So, malaking bagay ito. Kailangan pag-aralan nyo. Importante kasi ito. So, dapat na tutukan nyo yung... So, yun ang, ang gamit ng kapo. So, pag nag-a-adjust tayo, so, hindi na tayo mahihirapan gumamit ng chords kasi nga, mas madali na G-shape. Ngayon naman, ang kapo, ginagamit rin. Halimbawa, tatlo kayong gumigitara sa church. Hindi pwedeng tatlo kayo, ang chords nyo, nandito lahat kayo. Halimbawa, ang key of G. So, lahat ng gumigitara, is chords nila, is G. Hindi. Maaaring yung isang gumigitara, gumamit siya ng bar code. Bar chords. Yan, excuse me. Bar chords. Para maiba naman sa tunog. O yung isa naman, gagamit siya ng additional na kapo. And then, ilalagay niya sa fifth. Ayan. Okay. Kung naalala niyo kanina yung key of D na ginagamit natin, yung D. So, kung titingnan natin yon is D, D sharp, E, F, F sharp, G. So, G to. So, kailangan ilalagay mo yung kapo mo sa pinaka fifth fret ng guitar. Ito yun. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, G yung sa ilalim niya. So, pwede mong gawin yung parang D shape ng ganito. Yan. So, kung naka-G yung kasama mo dito, at yung isa naka-bar, at ikaw, nasa parang D shape ka, so, okay na kayo. Kahit, kaya lang, ang kaganda, iba lang yung position ng kamay mo nun. Pero yung tunog nyo, meron siyang tinatawag na harmony. Yung harmony kasi yun yung meron siyang mababa, meron siyang mid, meron siyang high. So, pag nagsama yung combination, ang ganda pakinggan yung harmony. Yung parang stereo sound ng tunog. So, yun. Ang purpose ng kapo. So, importante na pag-aralan nyo yung paggamit ng kapo. Hindi naman ganun kahirap. I suggest na kung mag-aaral ka ng kapo, pag-aaralan mo to, mas mainam na may knowledge ka rin sa mga strings, kung paano gamitin, kung paano yung pangalan, ano yung pangalan ng strings every fret. Kasi malaking bagay ito, madali mong matrace yung chords na gagawin mo pag gumagamit ka ng kapo. Kasi karamihan sa mga gumigitara kasi gumagamit sila ng G kapo, pag nilagay nila sa isang position, hindi nila alam ano yung pangalan ng chords na yon. Kasi nag-transpose. Diba? So, importante na may knowledge kayo sa mga strings, kung paano yung tinatawag na yung sharp raising half step tsaka yung flat lowering half step para matrace nyo kung anong chords ang gamit nyo pag nagtatranspose. So, yun lang. I hope na may nalaman kayo kahit konti sa mga tinuro ko sa inyo. So, pag-aral yung mag-aral ng kapo. Ito yung importante kung gumigitara ka at hirap kang gumitara. So, salamat sa inyong pag-stay sa video nito. So, kung gusto ninyong updated kayo lagi sa mga bagong videos na i-upload ko, mag-subscribe lang sa channel ko, Charlie Music, at i-hit lang yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko. Maraming salamat sa inyong lahat at
ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. God bless you guys. Salamat.